Hello everyone, sa muli tayo naman po ay mag-uusap tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago ko po ipagpatuloy ang pag-aaral sa salita ng ating Diyos, mangyaring i-click mo muna yung subscribe button at pindutin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Ang ating topic po ngayon ay danger sa mga nag-prosper. Dapat alam mo ito para maging handa at maiwasan. Kung pag-usapan po natin yung tungkol sa mga nagtagumpay or nag-prosper, marami pong pwede nating i-consider. Halimbawa, yung mayaman ka. Ibig sabihin, nakabili ka na yung mga sasakyan, maraming security o tauhan, nakabili ng mga properties, nakapagpatayo ng magandang bahay at nakapagpundar ng mga maraming negosyo. Pangalawa, yung mayroon ka ng magandang posisyon. Isa ka ng CEO ng kumpanya o di kaya isa ka ng hari, mayroong mataas na ranggo, may magandang trabaho. Pangatlo, may magandang posisyon sa church. Naging famous na pastor or leader, yumamang pastor o leader at maraming koneksyon. Pang-apat, nakapagtapos. Halimbawa, naging doktor ka na, naging abogado, naging teacher, naging engineer, naging scientist, or naging journalist. Masasabi ko pong matagumpay na journey dito sa mundo, mga kapatid. Wala ka nang hahanapin pa at wala ka nang alalahanin sa mga daily needs. Diba? May mga Kristiyanong nagtagumpay, mayroon din namang hindi Kristiyan na nagtagumpay din. Depende sa kanilang pagsisikap. Pero sinabi ng Bible sa Awit 37:7, ang sabi, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kaingitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Pag-usapan po natin, mga kapatid, ang buhay ni Uzias na pinagtagumpay ng Panginoon. Una po, si Uzias ay ginawang hari sa edad na 16 years old. Kalawang Kronika 26:3. 16 na taong gulang si Uzias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Number 2, naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Sa ikalawang Kronika 26:4. Si Uzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amazias. So si Amazias po, yan po yung ama niya. So, naging kalugod-lugod po itong hari na ito sa Diyos. Pangatlo, mayroon siyang spiritual advisor at pinagpapala siya ng Diyos. Dito naman po sa ikalawang Kronika 26:5. Habang nabubuhay si Zacharias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. So, si Zacharias po, masasabi po nating spiritual advisor po yan ng hari. Pang-apat, pinagtagumpay ng Panginoon sa mga labanan. So, grabe yung buhay ni Uzias sa ating Panginoon at sa kanyang posesyon. Ayon po sa ikalawang Kronika 26:6-7, basahin nyo na lamang po. Panglima po, naging famous siya na hari. Sa ikalawang Kronika 26:8, nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. So, take note the word, nakilala siya hanggang sa Ehipto. So, ibig sabihin, naging famous na hari si Uzias. And number 6, siya ay naging makapangyarihang hari. So, grabe ang tagumpay nito. Sa ikalawang Kronika 26:11-14. Basahin po natin. Si Uzias ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Hananias. Nahahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jael na kalihim at ng tagapagtalang si Maazias. Sa verse 12, may 2,600 pinuno ng sambahayan ang namamahala sa kanyang hukbo. Verse 13,
at sa kapangyarihan ng kanilang kamay ay may isang maayos na hukbo na 307,500 na nakikipagdigmang may malakas na kapangyarihan upang tulungan ang hari laban sa kaaway. And verse 14, silang lahat ay binigyan ni Ozias ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Mga kapatid, wala na po tayong masabi sa tagumpay ni Ozias. Naging hari, naging kilala at naging makapangyarihan. Ngunit alamin natin ang danger sa kanyang naging tagumpay. Alam nyo ba kung ano ito? Dito po sa verse 16 sa ikalawang Kronika 26. Subalit nang maging makapangyarihan si Ozias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. So, ibinagsak ng Diyos si Ozias sa isang dahilan. Ano po ito, mga kapatid? Dahil siya'y naging palalo. Ibig sabihin, naging mayabang na siya. Hindi na niya iginalang ang dakong banal, nilabag na niya ang Diyos, wala nang paggalang sa kanyang mga spiritual advisor na nasa templo. Kaya basahin natin sa ikalawang Kronika 26:18-19. Nang makita siya, ay sinabi nila, Haring Ozias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginawa ninyong iyan. Hindi sinang-ayuna ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo. Verse 19, Nagalit si Haring Ozias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit nang sandaling iyon, ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang kitong sa noo. So nagkaroon ng consequence, mga kapatid, si Haring Ozias dahil sa kanyang paglabag sa Diyos at hindi paggalang sa mga spiritual leader niya. Mga kapatid, ito po yung dapat nating bantayan at iwasan, ang maging palalo. Dahil galit ang Diyos sa mga palalo o mayabang. Sinasabi din po sa Mateo 23:12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Clear? Dito naman po sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, napakaliwanag po na mahalaga ang magpakumbaba, ngunit ang magpalalo o ang magmayabang ay ibababa ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Thomas, na isang architect in charge sa paggawa ng Titanic, ang sabi niya, even God himself could not sink the ship. So yan po, kaya ano nangyari? Nagalit ang Panginoon sa kanya, lumubog ang barko at kasama doon si Thomas. Kung kilala naman po natin si John Lennon, na mayroon po siyang banda na The Beatles, pinakasikat na rock band noong 1960s. Ang sabi po niya, Christianity will end. It will disappear. I do not have to argue about that. I am certain Jesus was okay. But his subject are so simple. Ang sabi pa niya, today, we are famous than him. So masikat pa pala siya kay Jesus. So ganun yung pag-aangkin niya. Pero makita po natin na siya ay binaril dahil sa kanyang pagmamayabang. Binaril po siya, mga kapatid, ng isa sa mga tagahanga niya. Si Marilyn Monroe, kung tingnan po din natin na ang sabi niya, I don't need your Jesus, kaya mga ilang weeks lang, nalaman po natin na balitaang siya ay nagpakamatay dahil sa matinding depression. So mga kapatid, lahat sila... Binagsak ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagmamayabang sa harap ng Diyos. Pansinin din po natin, mga kapatid, si Satanas. Ibinagsak ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamalabis sa kanyang mataas na posisyon sa kalangitan. Kung tingnan din po natin sa Book of Acts, sa panahon na masigasig ni Pedro sa pangangaral,
mayroong hari na ang pangalan ay Herodes na galit sa kanya. Ngunit ang haring ito ay nagmalabis dahil sa kanyang posisyon. Kaya inuod siyang buhay hanggang sa mamatay. Basahin natin sa Gawa 12:21-23. Pagsapit ng dakong araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. 23. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Ganun po pala ang magiging resulta sa mga taong nagmalabis o nagmayabang. Hindi masama ang maging famous, ang maging mayaman, ang maging matagumpay, basta hindi lang magmalabis o maging palalo, kundi may pagpakumbabang puso pa rin. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi nasusukat sa posisyon lamang. Kahit walang posisyon, pwede ka namang maglingkod at magpagamit sa ating Panginoon. Hindi naman kailangan na magkaroon ng posisyon at pagkatapos ay matuto ng magmayabang. So, nagkakasala tuloy tayo sa ating Panginoon yan. Aanhin mo ang posisyon kung hindi na tayo marunong makipagkwentuhan, makitawanan, makibagay o makipantay sa mga mababang kalagayan ng tao. Baka hindi ka na makagalaw masyado, hindi ka na makasuot ng kahit kasuotang pambahay dahil gusto mo laging forma. Diba? Hindi ka na minsan makalaro sa mga anak o sa mga bata. Mayroon tayong kilalang pastor na kahit mataas yung posisyon niya ay marunong pa rin siyang makipantay at nagre-reply sa anumang itanong mo o i-chat mo. So isang magandang huwara na marunong makipantay sa mga mababang kalagayan ng mga lingkod ng Diyos. Sa Santiago 2:1, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kaya kung anumang kalagayan mo ngayon, anumang posisyon ka mayroon ngayon, kung nasa mataas ka ng posisyon, tandaan po natin yung sinabi ng Biblia na ang sabi, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, kung nais nating maging matagumpay, una na dapat nating gawin ay maging masaya lang tayo kung ano ang mayroon tayo ngayon. Pangalawa po, maglingkod lang sa Diyos ng tapat. Hindi ba masaya kung nag-prosper ka na, tapat ka pa sa Panginoon? Pangatlo, hanapin at makinig sa mga spiritual advisor na mga tunay na tinawag ng Diyos. Importante po ito, mga kapatid, sa tagumpay. Ito ang problema sa mga Christian kung wala nang tiwala sa kanilang leader o sa kanilang pastor o sa spiritual advisor nila. Napakahalagang mayroon tayong spiritual mentor or spiritual advisor. Number 4, magpakumbaba na lang sa harap ng tao higit sa lahat sa Diyos. Importante po ito, mga kapatid, sa tagumpay. Iyan ang sinasabi nilang pasimple lang pero bigatin, simple lang pero rock. Hindi naman kailangang lagi tayong magaling at pasalungat. Mahalaga, kapatid, ang magpakumbaba bilang mananampalataya. At panglima, matakot at sundin ang mga utos ng ating Panginoon. Number 6, magsikap at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa o pangarap. Huwag nating sabihin, kaya ko ito, kundi sabihin nating, kaya ito ng Diyos. Kaya mga kapatid, bantayan po natin, mag-ingat po tayo, kung maaari iwasan po natin ang maging palalo. Dahil ito ang danger sa taong nag-prosper. God bless po sa ating lahat at sana'y mayroon po kayong natutunan mula sa ating topic ngayon. At salamat sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat po. God bless everyone.